sa pag-aari ng Diyos at sasabuhay ng misteryong Paskwal sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasama ang mahal na ina, ang Birhen Maria. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautosan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng maka-Diyos na panibugho tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakapagtitipan ko sa isang lalaki kay Kristo. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Hesus kaysa ipinapangaral ko. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Palagay ko na may hindi ako huli sa mga magagaling na mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakikilala ko na ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Pinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusindian, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa Paul ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan, at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasa akin, hindi ititigil ang pagmamapuring ito kahit saang diyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal ko kayo.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Puon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Buong pusisiyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos, pinanabika ng lahat ng lingkod. Puon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Lahat niyang gawa ay dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabuti't mahabaging lubha. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo't matapat. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kahapon, ang paalala po sa atin ni Jesus doon sa tatlong mahalagang gawain ng isang Hudyo ay yung paglilimos, pag-aayuno, at pananalangin. Prayer. At muli, pinaalala sa atin na kung tayo'y mananalangin,
Huwag maging pakitang tao lamang. Kung tayo'y mananalangin, huwag maging pakitang tao lamang. Kaya ngayong araw na ito, muli inuulit sa atin, sa pananalangin, sabi ni Kristo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita. Aakala nila'y pinakikinggan sila ng Diyos. Huwag ninyo silang tularan. So, ano po ang nais na mailagay sa ating mga isipan kung tayo po ay mananalangin? Sabi po, na pagtitingnan natin, paano ba tayo tinuruan magdasal? Di ba ang isa sa mga, yung actions, yung mga pagkilos ng pagdarasal, tayo po ay nag-aantanda ng krus. Di ba no? Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Tayo po ay sabi, no, sabi, isarado yung kamay, ha? Pagdaupin ng mga kamay, ha? At isa din doon ay yung tayo po ay lumuluhod. Ang pagluhod ay tanda ng kababaang loob. Lalo tigit, ang pagdarasal ay nagdadala sa atin sa kababaang loob. Kung tayo'y nagdarasal, ina-acknowledge natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kasi sabi nga po, no, huwag natin tutularan yung iba na ang dami-dami mga salita na sa kanilang pagdarasal, iniaangat lalo yung kanilang sarili para mapansin ng mga tao. Pero ang turo ni Jesus, tiyakin natin na hindi ito katulad ng ginagawa nila, na hindi natin ito tutularan kasi wala tayong mapapala mula sa Diyos. So mas pakikinggan ng Diyos ang isang taong nananalangin ng may kapakumbabaan. Kaya nga sabi, no, binigyan tayo ng halimbawa. Ganito magdasal si Kristo. Na lagi natin, no, malaking tulong na meron tayong gabay. No, sama-sama natin dinadasal ang Ama namin. May mga memorized prayers tayo, mga nubina, rosaryo. Hindi po yan masama. Pero tiyakin natin na kaya tayo nagdarasal para tayo ay mas matutong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi tayo nagdarasal para magmalaki sa harapan ng Diyos at magmalaki sa paningin ng mga tao. Kaya kung titingnan niyo po, no? Si Kristo, bagamat anak ng Diyos, isang Diyos, pag nagdarasal pala si Kristo, nandoon yung kanyang pagkilala sa kanyang sarili na mayroong isang Ama na kailangan niyang kausapin, lapitan, lambingin. Eh, hindi lang basta hihingi, kundi magpapasalamat din. At hindi lang magpapasalamat, kundi ina-acknowledge mong patuloy o araw-araw na kailangan mo ng tulong ng Diyos. Ganun po pala, no? Yung tinuturo sa atin ni Kristo kung bakit niya nakayanan ang lahat ng problema, ang lahat ng pagsubok na kanyang dinadanas o dinanas noon, napakalaking tulong pala ng dasal na ginagawa niya na itinuturo din sa atin. Na maunawaan natin na tanging nasa kamay ng Diyos, desisyon ng Diyos kung ipagkakaloob sa atin o hindi, kung nakakabuti o makakasama sa atin ang hinihingi natin sa Kanya. At sa pamamagitan ng pananalangin,
nabubuksan din ang ating isipan. Sa pananalangin, pinalalakas tayo nito para magawa natin yung hirap na hirap nating isabuhay, lalo tigit ang pagpapatawad. So kung gusto natin magpatawad, magdasal tayo ng mabuti. Kasi yun ang magbibigay sa atin ng lakas. Tayo, bilang tao, na may mga kahinaan, na mayroong mga limitasyon, pero walang imposible sa isang taong nagdarasal sa harap ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Itinuro ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanya ang ating mga hinaing. Ang ating pong itutugon, Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama, manalangin tayo. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso sapat na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa, sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama rin ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagalob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob,
Ang tao'y nilikham at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Kang ligtas sa lupain.
sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamta. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Ang isang ng